Hi, hello, good morning, and welcome back to my channel. Ito po ang Hernan Dog World TV. Guys, ngayong araw na to, papakita ko sa inyo yung mga Siberian Husky ng Melarn Kennel dito kay Sir Melvin Lobaton. Okay guys, pasok tayo sa kennel niya at ipapakita ko sa inyo yung kanyang mga maraming Siberian Husky, local and imported. Kaya watch this. Okay guys, nandito na tayo sa loob ng Melarn Kennel. At eto guys, tingnan nyo yung mga Siberian Husky ng Melarn Kennel. Eto, yan. Eto mga Siberian Husky ni Sir Melvin Lobaton. Ayun. Yan, kinakain nila yung salamin ko. Yan. Ito yan, yung mga aso na to. Mga imported galing US, may galing Malaysia, may galing Korea, may galing... basta kung saan-saan galing sa iba't ibang sulok ng mundo. Yan, black and white. Kita niyo naman kung gaano kaliliksi ang mga Siberian Husky. Yan. Yan, Madama. Kinakain nila ako. Wait lang. So guys, ganyang kalilikot ang mga Siberian Husky kasi energetic dog talaga sila. Mga working dog sila. Matatandaan nyo, sila yung mga mga sled dog. So, ayan, malilikot talaga. Ayan. Kita nyo yung mga Siberian Husky, oh. Ayan. Ito ang Melarn Kennel. Ayan, kita nyo naman kung gaano ka-quality at kagwapo ang kanilang mga Siberian Husky dito. Ayan. So, guys, mamaya papakita ko sa inyo yung training, movement, saka stock ng mga Siberian Husky. Yung proper stock, proper movement, and proper training. Saka kung okay lang, mamaya pwede nating tingnan din yung grooming na gagawin ni Sir Melvin Lobaton. Yan. But kita nyo naman yung kanilang mga aso, naka full groom na yan. Konting suklay na lang, konting blower. Kinakain nila yung cellphone, guys. Oh, yan. Black and white. Ito yung isa sa mga bago niyang aso ngayon na galing Amerika. Yan. Okay. Wait lang. So guys, ito yung una nating ite-training ng confirmation training. Ito. So ano pang pangalan nito? Eddie. Yan, ito si Eddie. Yan. Yan, oh, kita nyo naman kung gaano quality si Eddie. Yan, head, body, ayan, saka yung coat niya. Yan ang Siberian Husky dito sa Melarn. Thank you.
Ito po yung mga chinil. So guys, ito yung mga female Siberian Husky ng Malarn Kennel. So dito sa side na to, tuwing umaga, nilalabas nila sama-sama yung mga female. Ayan. Siyempre, para maiwasan yung pagkakagulo at pag-aaway ng mga ibang aso. Lalo ng mga males. Ayan. Kung may mga nag-hit man dyan, siyempre, ayan, mga female lang yung makakaamoy. Ayan. So guys, ito yung mga female ng Malarn Kennel. Ayan. Hindi ko alam kung ito na sila lahat, but kita nyo naman, ilan yan sila. 3, 6. Ayan. So dito yun sila dumudumi. At mamaya dadakutin. Tapos, ayun, lilinisin. At balik uli sila doon sa cage nila na aircon. So guys, ito pa yung iba nila na mga puppy. Yan, kita nyo naman. Ito, hindi ako nagkakamali. Baka mga 5 months yung iba. Yan. 5 months, 4 months. Man. Ayan, madami silang mga puppies ngayon. And then, ito pa yung mga 2 months old. So, ito yung area ng Malarn Kennel. Siberian Husky. Yan. So, dun sa bahay na yun, nandun yung mga Siberian Husky ng mga adult, at andun naman sa kabila yung mga males, mga adult males niya. And then dito sa side na to, ito yung mga female, nilalabas lang nila tuwing umaga para umihi, dumumi. At dito naman yung ibang mga tuta. Okay. Okay guys, ito yung stud force ng Malarn Kennel. Ayan, kanyang mga male big dogs. Kita nyo naman ang kanilang substance at ang kanilang coat, ang kanilang ulo. Yan ang kanilang mga male. Ito, bata pa siya, pero kita nyo naman ang ulo niya. Pasok na pasok sa standard ng Siberian Husky. And ito pa yung isa. Tingnan natin kanina. And black and white. Okay. So dito para for breeding, kay Erica to eh. Kay Erica Burhel de Dios. Okay guys, eto, itong aso na to, na isang female, ilang months siya sir? Magti 3 years. Siya ay Thailand champion and Philippine champion of records. Yan. So ayan, kita nyo naman kung ano yung klase ng mga champion na Siberian Husky. So dito lang yan guys, sa Malarn Kennel. Ayan, kita nyo ang coat. Yan. At saka yung ulo. Yan, ang pasok na standard ng mga Siberian Husky. At syempre guys, ipapakilala natin sa inyo ang Malarn Kennel na si Boss Melvin Lobaton. Yan. Ito si Sir Melvin Lobaton. Ang aming gwapong-gwapong boss. Walang ligo. Yan, si Sir Mel. Very humble na kennel owner ng Malarn Kennel. Yan, si Sir Melvin Lobaton. Ang ating... Naligo, walang toothbrush. Ang ating kennel boy. Nagpulot at tain. Yan. Yan.
pusa ako. So guys, ngayon, mag-i-evaluate kami ng tuta dito sa Melarn. Siyempre, kaya namin i-evaluate yung mga tuta para malaman namin kung alin yung isa-show namin or yung i-out namin. So guys, pakita ko sa inyo kung paano namin evaluate yung mga tuta. Part by part, ulo, katawan, coat, yung tayo nila, yung angulation nila, yung assembly nung mga bone structure nila. So guys, papakita ko sa inyo yung mga tuta kung paano namin evaluate isa-isa. Okay. Mo ako ng video. Yeah. Top line okay. Hook okay. Stifle okay, hacks. Yung sukat ng yung haba. Yung haba ng katawan. Mukhang maganda. Leeg, at least konting ano. Mas maganda sana kung mayroong konting balita. Para makita. Para makita. Pwede lang ka shoulder. Balansi naman yung aso. Balansi? Balansi naman siya. Maganda ang mata. So guys, dito sa pagkakataon na to, mismong si Sir Melvin Lobaton ang nag-i-evaluate ng mga tuta. So dito namin malalaman yung mga tuta ay pwede namin i-keep. Pag kinip namin, i-show namin yan. Or i-out namin yung iba. Depende sa evaluation na ginagawa namin. So kinakapa namin yung mga bone structure, tinatayo namin siya, tine-training namin silang mabuti, titingnan namin yung tamang sukat niya, yung sukat ng katawan, ng ribbing, ng loin, yung top line, yung rear angulation, yung front angulation. So lahat po yan. Kaya ang pagpili po ng mga aso, not only the Siberian Husky, kailangan po yung evaluate ng maayos. So ayan, sa katulad sa nakikita nyo na ginagawa ni Sir Melvin Lobaton, sinusukat niya, dinadangkal yung mga yung shoulder ng ating tuta. So sa pagkakataong yan, diyan natin malalaman kung tama ba siya na pang show. Although hindi siya pet quality, but kita nyo naman, they are finishable. So dito nalalaman namin kung Philippine champion, Philippine Grand Champion, or pang Hall of Fame yung mga tutang yan. Pati ngipin, kailangan namin tingnan yan. Dahil importante yan sa dog show. Scissors bite. Yan, scissors bite dapat. Importante ang ngipin kahit hindi sinoshow yung aso. Dahil kasama po yan sa standard. Kung sira ang ngipin ng aso nyo, fault yan. Ganda naman, pre. Maganda top line itong aso na to. Maganda sukat, square na square. Para sa akin, itong aso na to, may future to for Grand Champion. Ayos. Yan, pati buntot. Yan, sakto yung buntot nyo. Level ng hacks. Yan. Pre, ayos. Underline, gusto ko. Tama siya sa siko. Oo nga, sir. No? Takto, malalim yung ano niya dito. Ayan. Top line, level naman. Crook, maganda ang crook. Stifle, maganda. Mayos to, pre. Ulo lang. Para sa akin, yung aso to ay square. Square talaga. Shoulder niya,
for my evaluation, okay lang to, bata pa naman, mag-i-improve. Wala akong nakikitang mali sa front angulation niya. Rear angulation, for me, okay din. Hindi siya straight, maganda yung sukat ng stipple niya. Saka yung hacks niya, maayos. Excuse me. Yan. Saka pag tiningnan nyo sa likod, pantay, yan o, parallel yan. So, pag natuto ng lumakad itong aso, makita natin na parallel din yung movement na. Yan. So, all in all, square tong aso na to, pati ulo niya. Maayos. Okay. Ayan, another dog na i-evaluate namin. Kanina, yung isa, at eto naman yung isa. Although, isa, sila ay... Sa litter mates po ba yun sila? Hindi. Ah, okay. Hindi sila litter mates. Magkakaiba sila ng magulang. Ayan. Kaya kita nyo, iba't iba din ang itsura ng aso. Kasi iba't iba sila ng magulang. So, pag marunong tumingin, marunong mag-evaluate, dito natin malalaman kung maayos yung aso pang out siya o pang dog show. Yan. Oh. Sir, same age po ba yan sila? Mas matanda ito ng 3 weeks. Okay. 3 weeks. So, mas malaki talaga itong isa. Yan, mas malaki nga. Mas malaki ang ulo niya. Mas buo ang coat niya compared sa isa. Pero, mas balanse, tingnan naman, yung isang yon, di ba sir? Tama. Pero to, mas malalaki ang buto nito. Mas square. Yan. Mas malalaki buto. Mas square. So ganyan, kita niyo yung mga Siberian Husky namin dito ni Sir Melvin Lobaton. Ito po ang Melon Kennel. Dito kayo makakakita ng iba't ibang klase ni Siberian na kung saan saang bansa nang galing. Ayan. At saka yung breeding program dito, ayan, sinasala namin dito mabuti yung kanilang bloodlines. Titingnan namin kung saan namin sila imamatch. So, yan, dito sa Melarn Kennel. Mas straight as stifle nito? Ayan, oh, kita nyo, medyo straight ang stifle. Pero, kung ikukumpara nyo ito sa mga ibang backyard breeder, best in show to, doon sa mga backyard breeder. Straight pa ba yan? Hindi straight yan. Hindi naman. Hindi straight yan, sir. Ang ganda nga ng korte, oh. Mataas lang siya. Minsan para nag-i-straight kasi yung top line niya hindi pa develop. Ganda rin yung top line. Mm-hmm. Yeah. Pero ulo, katawan. Para sa akin, mas gusto ko yung isa. Pero ulo na ito, eh. Alerto din. Yung tatay. Eddie. Ah, anak ni Eddie. Yan o. Oh. Yan. Importante yan guys sa pagpili ng mga tuta. Importante din yung tenga nila. Kailangan alert sila. So, kailangan nag-respond sila dun sa mga sound. Yan. So, doon natin malalaman kung meron silang showmanship. Okay. At ang kulay nito, sir, ay... Red and white. Red and white. Yan ang red and white puppy Siberian Husky ng Melarn Kennel. Yan. Kita nyo naman, personal na hinahawakan ng ating kagalang-galang na kennel owner, Melvin Lobaton. Taga-pulong tao ng tae. Very humble ng ating boss. The famous Melarn Kennel Siberian Husky Melvin Lobaton. Kilalang kilala sa buong Pilipinas. Ito before. Kasi yeah. Tignan mo, nawala na yung kanyang nag-upisa na mag-shed yung kanyang puppy coat. Nagpapalit na ng
adult coat. Ah, kaya ganyan yung coat niya. Kaya ganyan yung coat niya. Mm. Yan. So ito ay black and white, sir, no. Mm-hmm. Kapatid po ba 'yung sir nito na nila, no? Okay, magkaiba 'yan. Tatlong papi, magkakaiba na ang parent. So magkakasama sila dito. Kung ano lang 'yung kinip ko. In-out ko na 'yung iba. Mm. Yan. Ayun, dito ito na lang 'yung mga natira doon sa mga liters. In-out na namin yung iba nito. Kaya, ayan, kita nyo. Ito, ito yung mga pinagpilian. Ayan, nabenta na niya yon. Mas gusto ko ito. Pati gumalaw. Wow. Tingin. Popline. Tingin. Ganda ng popline nito, sir. Matibay, ha? Matibay ito. Balance. So guys, importante na din tinutuunan yung likod ng aso kapag pinopost nyo sila para nakikita nyo kung matibay talaga at balance yung aso. O yan, ha? Nakakuha kayo ng technique from Melarn Kennel. From Sir Melvin Lobaton, ha? Ah, hindi marunong mag-stock. So, ayan. Ganyan ang proper evaluation. Gusto ko to, pre. Hintayin mo tapos. Gusto ko to. Ito, sir, mas matanda dun sa dalawa. Mm-hmm. Ito mag-4. 3 months. Iba pati ulo nito. Ang ano lang dito, mas dikit ang tenga ng isa. Ito, kulang pa to sa, ano, sa maturity. Kulang pa sa maturity. Linya ni Greta. Oo, oh, ni Greta. Linya ni Greta to. Kaya makulit. Maganda ang galing. Mm-hmm. Mm-hmm. Kailangan pa talaga ng maturity. So guys, ganyan yung mga aso. Hindi porque nakita nyo yung aso ganyan na, yung tuta, isyan na yan. Kailangan nyo pa rin na alagaan sila, i-develop, bigyan ng magandang pag-aalaga, bigyan ng magandang pagkain, maprotina, ayan, syempre sa coat nila, tsaka sa pagpili ng ulo ng husky. Yan, sige. Maganda 'yung nakaganyan. Yan, okay. O sige, sir, ulitin natin, sir. Sa pagpili ng ulo, sa ulo ng Siberian husky. Maganda 'yung nakaganyan. Makapal 'yung panga. Yun. At maiksi ito. Dapat ito at ito ay equal dito. Yun. Sa occiput. Yung iba, no? Kasi mahahaba eh. Mm. Na maninipis na. Yes, sir. Yan. So guys, narinig nyo, ha? Yung tamang pagpili ng ulo ng Siberian Husky. Kailangan equal yan. Itong kanyang muzzle at itong kanyang occiput, sir. Ah? Occiput. Occiput, yan. Kung saan nag-meet yung tenga, kung yan ang tenga niya, ha? Yan, ha? So dito yon. So ito, nose bridge, dapat equal yan dyan. Yan. So equal, yun. Oh. Ayun, oh. Equal. Yan. Kailangan tama ang sukat. Kung 4 inches siya, 4 inches pareha siya. So dapat, magandang tenga ng husky, nakaganyan. Yan, ayan, ayan, ha. So guys, from Sir Melvin Lobaton, binigyan niya tayo ng tips para sa pagpili ng tamang ulo ng Siberian Husky. Uh-huh. Yan ang evaluation ng Melarn Kennel. Tagapulot at tayo. Yan ang ating boss na napaka-humble. Yan. Very ano, down-to-earth na Melarn Kennel. Yan ang matagal ko ng boss. Yan. Si Sir Melvin Lobaton. Hindi naman. Kaya guys, ayan, ha, binigyan tayo ng tips ni Sir Melvin Lobaton dito sa kanyang kennel at pinagbigyan niya tayo na maipakita yung kanyang mga aso dito, yung mga male, yung mga females, and of course yung mga tuta. At syempre, pinakitaan pa niya tayo kung paano i-evaluate, i-pose yung mga tuta. Pinakita niya sa atin yung structure at saka yung ulo nila, yung tamang pagpili ng ulo ng mga Siberian Husky.
Kaya, okay guys, tatapusin na natin tong video na ito dahil, syempre, magpapahinga na kami ni Sir Melvin dahil siya may gagawin pang iba. Maglalaba pa yan. Kaya, Sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo dito sa aking channel, ang Hernan Dog World TV. Sana po sa susunod na video, makasama po uli namin kayo. At syempre, yung mga viewers, sana guys, makasama ko pa po kayo sa ibang susunod ko pang video. At huwag nyo naman pong kalimutan mag-like and subscribe sa Hernan Dog World TV. Kaya guys, marami pong salamat. Kita-kita-kits po sa susunod. At kung may question kayo, mag-comment lang kayo, sasagutin ni Hernan. Yan. Kung may question po kayo about sa Melarn Kennel, about sa Siberian Husky, huwag po kayong mag-atubiling mag-comment dito po sa comment section ng video na ito at sasagutin po namin yan. And for Siberian Husky, andyan lang po si Sir Melvin Lobaton ng Melarn Kennel. Kaya guys, thank you for watching. Bye-bye!